Sa kaligitnaan ng iyong spiritual journey, ikaw ba ay nakakaramdam ng parabang may mga matang nagtatanim ng inggit na nagmamasid sa'yo? May mga importanteng sinyales na dapat mong pakabantayan habang ikaw ay nasa punto ng spiritual awakening. Manatili ka lamang sa video na ito at makikita mo ang mga hindi maitatangging sinyales na ang isang tao ay nagtatanim ng malalim na inggit sa'yo. Ito ay gabay upang mas makapag-ingat ka. Ito ang siya talagang makikita mo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabagong videos patungkol sa mga tunay na lihim na karunungan. Ganito kadalasan ang makikita mo sa isang taong nagtatanim ng inggit sa'yo. Ipaparamdam nila na hindi ka mahalaga. Minsan, ayaw ka nilang kausapin. Hindi ka nila bibigyan ng importansya at gusto nilang iparamdam sa'yo na hindi ka importante o wala kang halaga. Gagawa sila ng paraan para ipahiya ka sa harapan ng iba. Ang gusto nila ay mag-guilty na wala namang dahilan. Ang ugaling ito ay nag-uugat sa pagnanais nila ng atensyon at pagnanais na mawala ang impluwensya mo sa iba. Nakakaramdam sila na sila ay importante sa pamamagitan ng pangmamaliit sa'yo o nais talaga nilang maramdaman mo na wala kang importansya. Kapag ang isang tao ay nagtatanim ng inggit, sila ay aarte na parabang wala ka o susubukang iparamdam sa'yo na wala kang halaga. Ang kanilang mga aksyon ay nagmumula sa sarili nilang mga insecurity at sa pagnanais nila na maramdaman na sila ay mas angat sa'yo. Importante na malaman mo ito upang maprotektahan ang sarili mula sa negative energy na mayroon sila. Sinusubukan nila ang mang-stalk o magmasid sa bawat galaw mo nang hindi mo nalalaman. Sa kabila ng limitadong komunikasyon nila sa'yo, alam na alam nila ang nangyayari sa buhay mo at mga kilos mo. May mga kinukuha din silang impormasyon tulad ng kung saan ka pumupunta at ano ang mga susunod mong gagawin at talagang sasadyain na alisin ka nila sa circle. Binabantayan kanila at ang sanhi nito ay inggit at selos. Maaari silang magpunta sa mga social media accounts mo gamit ang isang dummy account upang malaman din ang mga kilos mo. Minsan ay dadaan pa sila sa isang mutual friend o acquaintances. Ang ugaling ito ay nag-uugat sa pagnanais na makontrol kanila at masigurado na hindi mo sila malalagpasan. Ito naman na nagdudulot sa'yo ng parabang laging may nakamasid sa'yo. Ito ay mararamdaman mo kahit na hindi ito lubos na nakakarating sa iyong kaalaman na sila ay nakabantay pala sa'yo. Importanteng malaman mo na ang mga bagay na nagtutulak sa kanila na gawin nito ay dahil sa kanilang insecurity at takot na madaig mo sila sa pamamagitan ng tagumpay mo at kaligayahan na nararamdaman mo ngayon. Ang inggit ay nauuwi sa manipulasyon at sobrang attachment. Sila ay parating malapit sa iyo, kabantay at susubukang kontrolin ang iyong mga kilos at desisyon sa buhay. Ito ay dahil sa kanilang insecurity at pagnanais na dominahin ka. Imamanipula nila ang mga sitwasyon para hindi mo sila madaig. Ito ay makikita mo agad kung sila ay gini-guilt trip ka, ginagawa kang guilty dahil sa pagkamit mo pa ng mga layunin sa buhay. Mamasamain nila ito at ipaparamdam nila sa'yo na mali ang ginagawa mo kahit halata namang tama ito. Minsan ay parang nasasakal ka na sa over-attachment nila sa'yo
at mahirap na magkaroon ng privacy o ipagpatuloy ang mga dapat mong gawin. Imamanipula nila ang emosyon mo upang hindi ka makakilos at magawa ang mga dapat mong gawin. Sa mga taong nagtatanim ng inggit, hinding-hindi nila papansinin ang mga nakamit mo sa buhay at yung mga magagandang bagay na mayroon ka. Dito pa lang ay mahahalata mo na talaga, mamaliitin nila ang tagumpay mo, hindi magiging masaya para sa iyo at hindi ka susuportahan. Ito ay nag-uugat sa sarili nilang insecurity at takot na masapawan mo sila. Ididiscredit pa nila ito upang magmukhang walang kwenta ito sa mata ng iba. Sila ay magpapanatili ng hindi totoong superiority dahil sa kanilang malalim na insecurity sa sarili. Ang pagkilala dito ay napakahalaga upang manatiling positibo ang pag-iisip at para maprotektahan mo agad ang sarili mong halaga. Sa kahabaan ng iyong spiritual awakening journey, para sa mga inggit, ang tagumpay mo ay nagiging target ng pangmamaliit imbes na pagdidiwang na mga naabot mo sa buhay. Ang mga inggit ay parating hahanap ng butas at kapintasan sa iyo. Hindi nila kayang makita ang mga naabot mo na sa buhay at sasabihin nila na ito ay nakuha mo lamang sa pamamagitan ng swerte o buenas imbes na kilalanin ang paghihirap at sakripisyo mo para makuha ito. Minamaliit nila ang tagumpay mo na ang pinagbubuhatan ay insecurity at susubukang alisan kanila ng kumpiyansa sa sarili. Ito ay gagawin nila sa pamamagitan ng mga pangit na komento o pupurihin kanila, pero ito ay may masamang kahulugan. Katulad ng pagsasabi ng ang ganda naman ng bag mo, nakapangasawa ka kasi ng foreigner o mayaman. Ang patuloy na pangmamaliit nila ay aalisin ang iyong self-confidence. At sa huli ay gagawin kang questionin ang halaga mo. Kapag sila naman ay abang na abang sa pagkakamali mo at natutuwa pa sa pagkabigo mo, ito ay isang malinaw na senyales na sila ay nagtatanim ng inggit. Gusto kang makitang bumagsak at hinding-hindi ka susuportahan. Ang sasabihin nila sa'yo, sinasabi ko na kasi sa'yo, dapat hindi mo ginawa yan. Kasabay nito ay ipamumukha sa'yo na mahina ka. Gustong-gusto nilang maramdaman nila na sila ay superior sa'yo para sa kanilang ego at papaniwalain ang sarili nila na dinodomina kanila. Ang pag-uugali nilang ito ay mapanakit at mapanira habang inaalisan kanila ng kumpiyansa at tiwala sa sarili mong kakayanan. Ito ay lumilikha ng paligid na puno ng kanegatibuhan at panghihinayang na siyang pahihirapan kang bumuo ng isang maayos na relasyon. Ang pagkilala at pag-alam sa mga pattern na ito ay esensyal para pangalagaan ang iyong self-esteem at mental well-being habang ikaw ay nasa spiritual awakening journey mo. Ang pagsama sa mga taong sinusuportahan ka na siyang nagbibigay ng constructive criticism imbes na mga tao talagang nakaabang sa pagkakamali mo ay matutulungan kang manatiling focus sa pag-unlad at paglago mo. Ang inggit ay kadalasang nakikita sa mga ganitong tao. Didistansya sila agad kapag naramdaman nilang umaangat ka na o nagtatagumpay ka na. Ang behavior na ito ay naguugat sa kakulangan nila ng self-confidence at ang pagnanais nila na hindi makaramdam na sila ay nasa baba mo. Sila ay aalis at hindi ka nasusuportahan dahil sa takot na masapawan sila ng tagumpay mo at mas lumitaw ang kahinaan nila. Sila ay mahihirapang harapin ang nararamdaman nila. Ito ay ang inggit at insecurity, kaya sila ay bigla na lang didistansya sa iyo sa panahon ng iyong tagumpay. Masakit para sa atin na ang mga itinuturing nating kaibigan ay hindi naman pala tunay, kaya bigla na lang ay iiwanan ka nila sa panahon na mas kailangan mo ng suporta. Importante din na maramdaman at pakilala mo agad sila
upang maiwasan na agad sila at ligiran mo ang sarili ng mga tunay na natutuwa sa tagumpay na tinatamasa mo. Bumuo ng isang magandang relasyon kasama sila. Kaya mong makalikha ng matibay na suporta mula sa mga tunay na tao sa harap at likod mo habang ikaw ay nasa isang spiritual awakening journey mo. Ang mga taong may tanim na inggit sa'yo ay walang tigil sa pagpuna ng mga galaw mo na siyang binabaliwala ang mga paghihirap at kasanayan mo. Sila ay walang tigil na hahalungkatin ang mga kapintasan mo at aalisin ang kumpiyansa mo sa sarili. Iisip sila ng mga mapanirang salita kaysa sa pagbibigay ng konstruktibong kritisismo. Sila ay hahanap at hahanap ng butas para mahila kanila pababa. Ang pag-uugaling ito ay magdudulot sa iyo ng pakiramdam na hindi ka sasapat. Ang pamimintas nila ay lumilikha ng isang toxic na atmosphere ng kanegatibuhan at magiging mahirap ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa inyo. Kaya mahalaga na matutunang kilalanin ito at ligiran lamang ang sarili ng mga taong tunay na iaangat ka at susuportahan ka sa pagpapanatili ng relasyon na nabuo sa pagbibigay lakas ng loob at kapositibuhan. Ngayang kaya mong protektahan ang mental well-being at magpatuloy na lumagi habang ikaw ay nasa isang spiritual awakening journey. Ang mga taong may tanim na inggit ay basta na lang na kakainisan ka at kakaayawan ka na wala namang sapat na dahilan. Ang irasyonal na pagkagalit nila sa iyo ay nagmumula sa kanilang insecurity at upang patunayan na mas magaling sila sa iyo. Ang kanilang pagkainis ay pwedeng makita sa mga hindi halatang pagkilos, gaya ng pag-iwas nila sa iyo o pagsasalita ng mga hindi magaganda sa likuran mo. Mahalagang malaman mo na ang kanilang pagkadismaya ay naguugat pa din sa kanilang insecurity sa sarili at hindi sa mga kilos o karakter mo. Kaya magtataka ka na lang, ano ba ang nagawa mo? Bakit naging gano'n na lang ang trato nila sa iyo? Ang pag-unawa na ang pagbabago ng kanilang pakikitungo sa iyo ay sarili nilang issue. Sa pamamagitan nito ay mapapanatili mo ang iyong self-esteem at emotional well-being habang ikaw ay nasa isang spiritual awakening journey. Napaka-importante na matutunang hawakan ang inggit ng may pag-iingat, karunungan, hindi pagpansin at pag-iwas sa pakikipagtalo sa nagtatanim sa iyo ng inggit na siya magpapanatili ng iyong inner peace at focus. Ang pakikipag-away o pakikipagtalo ay nagdudulot lamang ng negativity at inilalayo ka sa spiritual growth mo. Kumporontahin ang mga taong nagtatanim ng inggit sa kapwa ay nagdudulot lamang ng walang kwentang stress at pag-aaksaya ng enerhiya. Kaya sa halip na sila ay pagbigyan ng pansin ay pangalagaan ang sarili at mag-focus sa iyong spiritual development. Alalahanin na ang iyong journey o paglalakbay ay patungkol lamang sa iyong self-discovery at inner transformation at hindi ang patunayan ng iyong sarili sa iba at sa hindi pagpansin sa mga pagtatalo at pag-iwas na makipagtalo sa may inggit sa iyo. Gamitin ang enerhiya sa mga may katuturan. Mag-focus sa pagpapakalat ng kapositibuhan at pagmamahal maging sa harap ng mga mapag-imbot. Ang abilidad na makaalpas sa mga pangit na sitwasyon tulad nito at ang pagpapanatili ng positibong pag-iisip at pananaw sa buhay ang siyang makakatulong sa iyong spiritual growth at nagpapanatili ng harmony sa mga relasyon. Para sa mga espesyal na tao tulad mo, hindi na bago ang ganitong pangyayari. Ang iyong mga kakaibang katangian at abilidad ang siyang dahilan kung bakit nagiging diskumpiyado sila sa sarili. Dahilan upang kainggitan kanila. Madalas sa mga pinagpapala ang siyang kinaiinisan dahil mistula silang liwanag na nakakasilaw sa mundo na puno ng kadiliman.
Bilang isang chosen one, ikaw ay may mga kalidad na nagbibigay inspirasyon sa iba, ngunit may iba naman ang tingin sa iyo ay banta sa kanila. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay madalas natampulan ng inggit. Sila ay madalas na kiniinggitan. Ang chosen one ay nagsisilbing banta ng mga nasa mataas na. Madalas ay may mga pumipigil sa kanila kasi nang may potensyal sa pag-unlad at pagbabago. Bilang ikaw, isang chosen one, mahalaga na makita at malaman mo na ang galit nila sa iyo ay hindi mo refleksyon. Hindi ito ang tumutukoy sa halaga mo. Ito ay ang pagkadismaya nila sa kanilang mga sarili. Ang mga pinagpapala ay kayang gamitin ang kanilang mga talento at abilidad upang magbigay inspirasyon at iangat pa ang buhay ng iba. Ang inggit ay isang bagay na mahirap kontrolin habang ikaw ay nasa spiritual awakening journey mo. Pero mahalaga na manatiling mapangmatsyag at maging alerto. Ang pagtukoy sa mga senyales na maaaring nagtatanim ng inggit sa iyo ang isang tao ay napaka-importante. Sa pamamagitan nito ay mapoprotektahan mo ang iyong maayos na isip at panatilihin ang magandang relasyon sa iba. Napaka-importante din na ligiran mo ang sarili na mga individual na katugma mo at handa ka ding tulungang umangat. Sila ang tunay na natutuwa sa tagumpay mo. Ang pagbuo ng matibay na suporta na ang pinagbabasihan ay tiwala at respeto ay kaya kang protektahan mula sa mga negatibong epekto ng inggit. Ang tanging pinag-uugatan ng inggit ay ang insecurity ng isang tao sa sarili niya at ang pagnanais niya na magdumina pa din. Harapin ang mga papanubok na sitwasyon ng may pagmamahal at empatiya habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong spiritual journey. Manatiling totoo sa sarili at mag-focus sa iyong sariling kaunlaran sa pagpapanatili ng positibong mindset at magandang relasyon sa lahat. Pagkatapos ng video na ito, angad ko na mas maging malawak pa ang iyong pangunawa at mas maging handa ang isip at emosyon pagdating sa ganitong usapin. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.